Magandang araw sa inyong lahat mga ka-teach. Halina't samahan niyo na ako sa pagbasa ng mga sign ng kasamahan natin kung saan pinasa niya sa akin. At mapapansin naman talaga natin, napakaklaro ang mga sign sa era ni Sir, kaya pinamagatan ko itong divided treasure deposit assessment reading 320. At dito pa lang sa markang ito, klarong-klaro na talaga mga ka-teach ang pagkasabi ni Sir sa video. Parang mukha, mapapansinin naman natin mga katiits, oh, na parang may ilong at may bibig, may mata sa taas at may guhit sa bandang baba. At dito sa pinakababa sa guhit, mapapansin natin na may heart. Napakagandang sign ito mga katiits. Ayan, oh, nakatagilid na heart kung saan ang dulo niya nakaturo sa direksyon na yun, papunta sa parting i-answer. Pero kung babalikan natin ang heart na yan, dahil yan ang pinabidyuhan ko sa kanya mga ka-teach, na parang ito yung heart na hinahanap ko, na tipong deposit or quick deposit marker. Ayan yung pagka-heart na yan. Gumalaw. Ulitin natin. Ayan yung pagka-heart na yan. Pero mapapansin nating maigi sir, may dalawang butas na nakatingin sa parting ito. Ibig sabihin, nagbibigay pa siya ng ibang travel order sign. At mapapansin mo doon sa isang video kung saan nakaharap ito, parang may batong hugis pating. Mamaya sisilipin natin yon. At dito naman tayo sa guhit na ito, na nanghuhulugan ito sir na sapa dahil sa video mong ito. Putol pala ang guhit na ito sa bandang likuran, pinapahiwatig sa markang ito. Sa ibabaw ng sapa may daanan ng tunnel, at ito yung tinutukoy niyang daanan ng tunnel na may maliit na deposito sa ilalim ng entrada or entrance base sa dot na yan. Sa madaling salita sir, nakapanig ang mga maliit na deposito sa parting ito. Ayan, dalawa. Pero kung sisilipin natin sa bandang likuran, nako, ang tunnel na yan papunta sa ilalim, malaking or may malaking laman pala na sa loob ng kuweba or cave. Dito natin makikita mga katiits yung sinabi kong dugtong na guhit, kung saan, ayan o, mahagip yan ni sir sa video niya. Ituloy mo lang sir. Ayan yung butas na yan na parang triangle. Oops, pause muna natin. Itong butas na ito na parang triangle at may guhit. Sulat natin para maintindihan talaga ni sir. Simula sa ibabaw, nagdive siya. Pagdating sa bandang area na ito, may triangle na nakaguhit or pabutas ang pagka-engrave. Sa madaling salita sir, kung saan nakaharap ang butas na yan, nandoon ang mismong cave or kuweba sa ilalim. Replica ito sir. Ayan yung replica niya.
at may daanan siyang tunnel or daanan niya. Dito ang daanan, pa-islant yan eh, nasa ibabaw ng patay na sapa. Ayan yung patay na sapa oh. Padive, papunta dyan. At ang baba ng patay ng sapa or patay na sapa, may sinasabi siyang give away, kung saan yung heart na nakaharap sa parting ito. Nandyan yung giveaway. At ang isang giveaway, nasa ibabaw ng tunnel, nasa parting harapan nito sir. Kung saan ito nakaharap, sundan mo lang. Sa parting taas, nasa area na ito. Dahil nahagip mo sa video mo eh. Ang isang ano, bali tatlo ang target dito mga ka-teach. Ayun, ang area na yan oh. Malapitan lang ni sir ng maayos. Ayun, ang kung hindi ako magkamali, ito na yung area na tinuro ng triangle na butas papunta dito sa area na ito. Ayan, kung hindi ako magkamali, ibalik or hanapin natin sa mga ibang video mo sir. Ayun, yung area na yun sir oh. Ayan, yung triangle na yan kung saan nakaharap. Bantayan mo kung saan nakaharap itong triangle ito. Masyado malikot. Kung saan ito nakaharap, bantayan mo. Papunta, alam ko may patay na sapa dyan eh. Pero nasa ilalim ito ang cave na yan. Malamang nakatingin niya ng or nakaharap ng malaking bato. At yung bato na yon, magbibigay man siya ng mga travel sign pero hindi magkalayo sa kanya. Dito natin makikita yan mga ka-teach. Marami siyang sign sa area niya, tad-tad. Pero base dito sa mga mother sign, maintindihan na natin kung saan banda. Hindi kasi na-videohan ng maayos ni sir ang paikot. Nakapokus siya sa mukha palagi, lahat ng video niya eh. Ang pagkasabi ko sa kanya, videohan mo ang paligid ng sign na ito. Pero ganun pa man, lumayo siya at hinarap niya ang batong yan. Ayan oh, lahat ng video niya, humarap siya dito eh. Ang pagkasabi ko sa kanya, hindi magkalayo sa batong ito, dapat videohan mo. Ngayon, pag nag-video ka na, lahat ng paligid ng batong ito, dahan-dahanin mo pag video, paikot. Subalit, iba ang pagkaintindi niya dahil baliktad. Dito siya nakapwisto sa malayo at pinukusan niya ang batong iyan. Hindi ganun mga ka-teach. Lastada sa lugar ang pagbabasya natin. Dahil ang pinupukusan natin or pinupukusan ninyo, marka lang ito. Nandito ang mga plastada sa lugar na magtuturo kung saan mahanap yan. Pero ganun pa man, nandyan na ang sign na yan. May mga plastada sa lugar tulad niya, no? Lumayo kasi sa bato pag video eh. Hindi siya dumikit. Ah, okay. Kung ibaling natin dito, ito palang bato ang tinitignan ng triangle na yun, nasa pisngi ng batong parang mukha. Ibig sabihin sir, nandyan ang isang target na may cave or kuweba. Pero malaliman yan, bunker yan. Pero ang isang target, base sa daanan ng tunnel niya, nandito banda sa gilid sir. Magkahiwalay pala ito. Balik natin. Ang entrada ng tunnel niya, nandito pala banda ang entrada ng tunnel niya. Nandyan banda oh. Ibig sabihin, padukot yan, padive yan. Kung saan nakatingin ang mukhang ito sir, yun pala ang entrada niya. Balikan natin. Nako. Ayun, kung saan nakatingin ang mukhang ito, nakaharap, papunta dyan. Yan ang entrada niya na tinutukoy kung saan ito na yun. Yan, may maliit na deposito.
base sa dot na ito, yung dot na yan. Nandito pala banda ang entrance niya. Sa taas nga, hindi sa baba. At ang pisngi, kabilang side, nakapanig na sa batong ito. Yung triangle na sinabi ko na padive, nandiyan nakatingin. Pero ang mukha, nakaharap sa parting yan. Sintruhin mo na lang kung saan nakatingin ang mukha sa bandang taas. Padive yan, sir, pag ganyan, no? Papunta sa area na yan ang tunnel niya. Pero kung makuha mo ang entrada ng tunnel kung saan siya nakatingin, mismong ilalim ng entrada may maliit na nadeposito at give away. Base dito sa tawag nito, dot na ito. Balik natin para maintindihan talaga ni sir. Saan na yun? Ayan, yung dot na yan. At ang heart naman, itong dot na to, ito yung giveaway. Oh. Yung dot na yan. At ang heart naman, undukan natin para maintindihan talaga niya. Ang heart naman nina ito ay nakaharap. Kasi may mata yung heart sa gitna, nakaharap or nakatingin sa parting ito. Mapapansin natin mga ka-teach, para siyang style parang pating. May ano yung tawag nito, pinaka lawi, sa parang lawi ng manok. Mapapansin natin dito nakatingin ang heart na may mata sa gitna. At ito naman mapapansin din natin na may mata. Ayan o, dalawang mata at may bibig pa. Ituloy natin. Ayan, may bibig siya, oh. Ayan yung mata niya. May mata at ito yung bibig na nakatingin sa parting ito. Hindi magkalayo, sir. Magsukat ka dyan ng mga 5 meters. Sukatin mo tong butas na ito kung gaano kalalim. Yun ang distance na binibigay niya base sa giveaway ng heart. Nagpapasunod pa yung heart, eh. At simula sa heart, papunta dito. Yan ang tinutuko, sumalo sa kanya, ang sign na yan. Pagdating naman dyan, nagbibigay na naman siya sa ibang direksyon. Nasa unahan lang. Sukatin mo ang butas na ito. Kung magsukat yan ng 2 inch, i-times mo ng 1 inch. Lagi ko itong sinasabi mga ka-teach. Isang pulgada times 5 yard. Yarda. Yan. Kung ito man ay dalawang pulgada ang lalim, equals 10 yard. Kung tatlong pulgada ang lalim ang butas niya, equals to tatlong pulgada, equals to 15 yard. Yan ang sukat niya papunta sa direksyon na ito. At doon ka magtisdig kung saan siya nakaharap. Ganun lang ang pagsunod sa giveaway. At dito naman sa sinabi mong may why at saka si, mapapansin natin mga ka-TH na nagsusuporta lang itong Y and C na mag-under ka dyan sa parting yan, no? Forward natin. Ayun, no? Itong Y and C, sir, mapapansin mo nakaharap ito sa taas bandang may bato kung saan nakatingin din ang triangle na may butas at may dugtong. Dito, nakatingin sa area doon sa may bato na sinabi kong may cave. Ganon din itong letter C na ito, nakatingin din ito or nakaharap. Iisang direksyon lang sila na tinuro. Lalo na nakatayo ito, nakatayo. Ibig sabihin, nagpapasunod pa ito sa travel sa bandang gilid or sa harapan niya. Ngayon, dito naman sa Y. Ito yung Y na nagsumabay sa agos, nagpaanod. Sapa ang tinuturo nito, sir. Kung saan, sa gilid ng patay na sapa o nadadaanan ng tubig, may sinabi siyang deposito sa bandang taas. Ayan ang assessment reading ko dyan. Deposit ito malapit sa patay na sapa. Ayan, oh. Okay, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana nabigyan natin ng target area si sir.
Nang sa ganon, mahanap niya ang dito sa area. Ulitin ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga katulad.